Hello mga paps, kumusta? So, ito mga paps, ngayon ibabahagi ko naman is tungkol dito sa ito ba, clutch spring ng Raider 150 natin. Sa mga nagpaplano na pumalit ng racing clutch spring, I mean, hindi po kailangan mga paps, mayroong paraan po na kahit stock lang yung clutch spring na gagamitin mo, pwede itong maging clutch, racing clutch spring ba? Hindi mo na kailangan bumili ng racing clutch spring. Kahit stock lang pwede. So, meron siyang paraan. So, ano ba mga kailangan gawin? Gagawin nyo lang po is bibili kayo ng ito ba? Washer. Lock washer. Yan o. So, yung size na lock washer na to is 3/8. Kapag bibili kayo ng lock washer, 3/8 po yan. Ngayon, papakita ko lang kung ano yung disadvantage ng mga naka-racing clutch spring ba na masyadong matitigas. Dun sa gumagamit, no? Siyempre, alam nyo naman yung mga pwedeng mangyari. Masyadong matigas yung clutch cable or I mean yung clutch lever nyo. So pangit siya, di ba? Hindi nyo naman talaga kailangan gumamit ng racing clutch spring. Stock lang pwede na. Pero siyempre kailangan gawan mo ng diskarte. So tatanggalin natin to at papakita ko lang kung ano yung disadvantage niya. So ito kita nyo, kinain, di ba? Oh. Ito yung standard, oh. Ito ba? Ito yung standard na level ng aluminum ng clutch. So, nangyari, sa sobrang tigas ng clutch spring niya, is kinain yung aluminum. Nag-wear out yung aluminum. Oh. Yung standard, dapat wala yung bilog na gano'n, no? Walang parang guhit. Dapat wala yan siya. Sa sobrang tigas ng clutch spring niya, yan po yung resulta, kinain. So kung araw-araw na ginagamit mo yung motor, magiging resulta is mabubutas ito. Gagawa siya ng butas. Kasi nga kinakain siya. Oh. So hindi maganda. Na-wear out yung aluminum ba? So, sa mga hilig magpa-wheelie, is yun. Okay na okay yung clutch spring na matigas sa inyo. Pero ako, mas pabor ako sa stock na lang. Tapos, lagyan ng washer. Pero ito mga paps, tandaan nyo, no? Pag nagbubukas kayo ng clutch housing, ito yung dapat na tandaan nyo ba? To. Ito yung bearing ng bearing ho yan. Ayan o. May bearing ho yan. Ngayon, pag ibabalik nyo, dapat hindi ganun o. Hindi nakaganon. Dapat ganun siya. Ayan. Yan yung tamang pagkalagay ba. Kasi ikot yan o. Ikot yung clutch, tawag dito, parang puller to siya eh, parang puller. Ito yung hinihila para magkaroon ng play. Tapos pag ilalagay nyo, pag ibabalik nyo, ganun siya. So yan po yung tandaan, yan po yung kailangan yung tandaan pag nagpalit kayo ng clutch lining ng Raider 150 nyo or clutch spring ba, ganun yung pagkabalik niya. So, balik natin. Tapos, bago nyo ikakabit yung clutch spring, is kailangan, ito ba ito? Kailangan gawin nyo is maging level siya ba, pantay. Parang ganito, oh. Maging ganito siya, oh.
mawala yung parang kanal. Maging ganyan siya. Oh. Maging ganito yung lock washer. So gagawin nyo lang is pupukpukin to ng martilyo or plies. Ganon. Hawakan ng plies. Ganon, no? Tapos ganun ba? Main ganun pala. So yun. Ah, sumubra. So nag-label siya, no? Pero yan, merong gap or clearance, so palit natin ulit. Press lang natin ng plies. Ganun ba? So ayan siya. Kasi kailangan yung washer na ilalagay nyo, kailangan medyo maluwag siya dito sa lalagyan ng clutch housing. Yan ba? Oh, kailangan may place siya. Kailangan hindi siya nakasanday. Ganun. So, sample, no? Ganun lang, oh. Washer, spring. Lagay mo yung spring. Tapos dito yung washer at saka yung takip. Pero hindi lahat ng clutch spring ko is nilagyan ko. Yung ginawa ko lang is tatlong clutch spring lang yung merong washer. Ito, ito. Tapos dalawa dito sa baba. Tapos itong dalawa naman is walang washer. Standard siya. So tatlo lang yung nilagay ko, no. Kasi nga mangyayari is titigas naman masyado pag lima yung binili mo. So tatlo lang yung nilagay ko. Ngayon naman, ibabahagi ko kung paano mag-adjust ng clutch cable natin. Bali dun sa mga gumagamit pa ng stock clutch cable, yung pang-adjust nyo lang is nandito. Ito siya. Gawin nyo lang is ikot to pa kaliwa. Tapos yan, ito ikot pa kanan para pumasok. So pag pinaikot nyo siya ng pa kanan, mangyayari, magiging malaki yung play ba ng clutch natin. Oh. Yan yung play. Yan siya. Tapos pag pinaikot nyo naman pa kaliwa. Kaliwa talaga. Mangyayari is mawawala yung play. Yan ba? Pero ako gumagamit ako ng medyo kaunting play ba. Yan, o. Yung hindi naman masyadong diin talaga doon yung clutch lever natin. Doon sa mga stock. Pero ako ginagamit ko na cable is Barako. Yan, o. Yan siya. So pwede rin na dito ako mag-adjust. Kapag papasok ko to siya, so malaki yung play ba, malaki yung gap. Pag ikot ko naman ng pahigpit or pahila ba, so mangyayari is masyadong, I mean, kunting open mo lang sa clutch ba, mag-open kaagad yung clutch housing. So pwede rin, mangyayari is mag-slide siya, parang ganun. So di masyadong matigas yung clutch ko, na kasi nga yung diskarte ko lang is washer lang. Hindi ko gumagamit ng clutch spring.
na racing spring. So yun, bago natin tapusin yung vlog, i-shout out muna tayo. Shout out sa iyo Numerico Panganiban, Boy Kulikot, Samera Makuti, Liyad Kasabal o Kasapal ba to? Angelo Molinyawe. So sa inyo mga sir, paps, pre, maraming salamat sa suporta at sana safe tayong lahat at safe kayo. So anyway, 5k subscriber na pala yung channel natin. So thank you ulit. At sana mas rarami pa yung subscriber.